guys, it's Tony here and welcome back to my channel. For today's vlog, I update ko lang kayo about sa nangyari sa amin ni Ivan. My gosh! So if you're interested, just keep on watching. But before that, don't forget to hit like, share, subscribe, and to tap that notification bell para updated kayo every time may bago kong video just like this. So, sobrang saya ko guys, as in... Kasi today, May 9. Yes, May 9. Visa granted. Oh my God! This is it. So, quick storytelling lang. So, last year, nag-process kami ni Ivan application namin for Australia. Well, para talaga yung application namin it was more for Ivan. Anyway, after a year of processing and then waiting, guys, today is the day that the Lord has made. Amen. Thank you, Lord. Ayun, so finally, na-approve talaga siya. Granted. So, ayun. Ay, grabe. Alam mo ba yung reaction? Hindi ko, grabe. Grabe. Kasi, parang kahapon lang, usap kami ni Ivan ba na, pagod na daw siya, ganyan-ganyan dito. Kasi medyo mahirap lately dito sa New Zealand, guys. I mean, yung work-wise. Then, marami kami plans, we wanna travel. We can only do that if we go to Australia and do travel nursing. So, yun. Oh my God. Anyway, hindi ko alam pala kung ma-upload ko ba to like, sooner or later. Or I don't know. Kasi, ano pa to siya, tawag dyan, secret pa. Hindi pa siya. Well, I think, meron mga idea mga tao na sooner or later we're going to leave. Pero, yun, sa ngayon, wala. Pero, gusto ko lang siya na, I'm so happy! Anyway, so, tapos yun. Later, gusto ko makita yung reaction ni Ivan ba? Ano kaya paano ko kaya siya i-prank? Or paano ko kaya sabihin sa kanya na approve na kami? So, ayan, I'm gonna think of a plan. Anyway, ipakita ko lang pala sa inyo yung, sandali, ipakita ko sa inyo yung aking tripod na bago. Wait, bet ko siya. So, hold on, moon. Ayan yung bago kong tripod, guys. Oh, hindi ko alam kung makita niyo ba yan sa mirror, sandali. Ayan, wala lang. Bet ko lang siya. Tapos, pwede ko siyang ihawak ng ganyan. Ayan siya. But, up to 1.8 meter of the backpack. Yan siya. Wala lang. Pinili ko to siya kasi, di ba, mag-travel kami for traveling. Tapos, meron siyang mga, pakita ko na nga sa inyo sandali. Pwede pala siya for, like, camera, and then, if meron lang siya sa likod nito, pwede rin siya sa cellphone. So, very nice. Lovely. Galing pagod ako sa work, guys. Wala pa ako sobrang, I was surprised. I'm surprised. As in, and I'm so happy. Thank you, Lord. Kasi parang, oh my gosh, this is it. After how many, like, after a year of waiting, this is it. Siyempre, mahal din yung pag-process namin. Hindi ko na vlog yung mga processes namin. Pero, nag-apply kasi kami ng visa for Australia. And medyo mahal siya, guys. Tapos, daming mga paperwork, ganyan good. And, alam mo yun, yung alam mo na this time, it's okay. Na-approve na talaga. Parang, oh my gosh, it's all worth it. Pero, alam nyo ba, guys, na sa lahat ng process na to, mayroon akong friend, close, super close friend ko na si Jay Fermin. I think siya talaga yung, siya yung aking fine immigration advisor, and siya din talaga yung parang nag-push sa amin ni Ivan na, yeah, do it, like, apply. Yung, alam mo yung super support, kaya nga sa lahat talaga, like, ay, kitamagan ko agad si Jay kasi, my gosh, like, paano ko ba na, this is it, and, yes, basta, alam mo yun, sobrang nakaka-happy lang. Ano kayo maging reaction ni Ivan, no? So, saan ko kayo itatago later? Kasi nilagay ko siya sa fridge. Tara, puntahan natin. Wala pa ako ligo, no? Pero, dapat maligo muna siguro ako. What should I do? Anyway. And, tara, punta tayo sa baba. Boom! Ayan na siya, guys. Yan lang. So, saan ko ba?
kayo pwede ilagay. Na hindi masyado obvious. So, ang drama ko na lang siguro, sa drama ko ngayon, naisip kong drama is that sabihin ko lang, Langga, yung application natin ba? Bigla lang siya na-cease. Cease daw siya. Ano yun? Bakit? Ano yun? Basahin mo daw. Tapos pakita ko yung printed natin na paper. So, yun. Kasi alam niya naman yan na instant. Basta may mga ganyan ganyan, maano na ako ma... Tarantan na ako ba na, ano ko kainin mo daw kung paano yung pag-understand ko. Yung ganyan ang drama ni auntie. So, yan na, laters. Hi guys! Dito kami ngayon. Dito kami. Kasi ba, meron ka napansin? Bago oh. Yan no? Bago ang tripod mo. Yeah. Yan yung kinuha mo sa ano? Kinuhoy siguro yun? Timo, no, this is mine. Hindi ba yung sa... Ano, ganyan ho, tingnan mo. Grabe ka taas, ho. Up to 8 meters. 8 meters? Ay, hindi pala, up to 8... feet. 8 feet lang. Ano to, up to 1.8 meters. O, diba? Wait lang. Taas, eh. Oh, ganyan, no? Oh. Tapos... Diba, oh? Bidjo. For today's bidjo. Hello, for today's bidjo. Ganyan. Ay, wait. Maligo na ko. Sip, ikaw, i-check mo na. I-check mo po na yung nasa, mayroon sa ano ba? Yung letter. Ayun na, na-print ko na yung letter. Letter na. Sa fridge. Presidente na po! Yes! Presidente na po! Goodbye! yum. Eh, tanong-tama, no? Mag-resign ako ga! Good morning, guys. Another live update. Another live update sa dito sa buhay natin sa New Zealand. At the moment, nandito kami sa gas station. Siyempre, nagpa-gas lang kami. Kasi nga, magkain na kami ng oyster kung saan. Hindi ko din alam, pero somewhere. And, andito kasi sila si Nick and Chai. And, ayun. Cousins ni Ivan. So, cousins na, dito sila from Australia visiting us. Kaya, ayan. I love you. Anyway. So, ayan. Magkain na kami ng oysters. So, kasi uwi na sila on Tuesday. Kaya, making time with them bago sila mag-uwi. So, yun. Hindi na naka-fit check. So, ito. Continuation lang ng ating mga vlog. And then, later, isama ko kayo sa aming foodie. Ayan, pabalik na si Ivan dito guys. So, laters! Sinundo na namin si Nick and Chai and Libby kala Ate Aya. So, ayan, look at the food Ate Aya prepared. Bongga! At andito na tayo ngayon sa Oyster Farm dito sa Clevedon. Ito yung isa sa may pinakamasarap na oyster guys, promise. As you can see, meron silang playground. Tara, pasukin na natin itong Clevedon Coast Oysters. Pagpasok nyo, ayan, meron lang silang, simple lang naman itong shop guys. Meron silang mga oysters. Pagpunta namin walang regular, so meron lang silang jumbo, large, and super jumbo. So, ang pinili namin ay ang jumbo. Ako yan nagbili. Yan ang pinili ko. And yung large naman kalachay. Hindi naman ganun sobrang laki ang diferensya. Pero, alam mo yun,
sa price, konti lang din ang diferensya. Nasa $40 ang jumbo. Ang large naman ay nasa $34. Kasi nga, may $1 doon is yung para sa lemon slices. So, ayan o. Yan yung oyster. Yummy! So, tara, let's start to dig in dito sa napakalaking oyster na to. Libby, you stay here with your fries. Mas bugunta na lang ato na ito. Okay na ito. Ito. Ito yung wonderful. Turuan kita paano magkain ng dalaba. Sige nga. Yung sa Melbourne South Supermarket. Ay! Walang dila. Dapat ano dalawa. Hmm, ganun. Hindi mo ganyan magkain ng dalaba. Shock me. S-H-U. Mm. Ay, naubos na ang battery ko. Wait lang. Wala pang asim. Dapat maasim. Again. Para hindi mo ano ba. At pagkagabi, sa takani ni Ariel lang ito guys. Sobrang swerte namin dahil nakita namin itong Aurora Australis. O diba, ayan, sa labas lang yun ng bahay ah. And ayan yung photos. Ito, pumunta na kami sa parang field. Malapit lang din sa Takanini. Para ayan, sobrang ganda ng Aurora Australis. Pwede na kami hindi pumunta ng Iceland. Following day, this is Sunday guys. At ayan, after ng church, pumunta kami ng Silo Park para kumain ng dinner. Dito kami sa may Thai Street. So if you're interested, meron din pala akong reel nito na ginawa. Just check out my reel or sa aking shorts. Sa mga in-order namin dito, meron kami itong yung chicken pad thai as usual. Yan, basic to. In fairness, masarap siya guys. Masarap yung noodles, hindi soggy at saka yung maraming meat. And ito naman is yung kanilang lamb na masaman curry. Sauce pa lang, ulam na. Ayan o, yung tapos partner mo ng rice. And ito naman is yung beef version niya. In fairness, masarap din if hindi ka mahilig sa lamb. Ito siya ay yung parang deep fried pork hock. Crunchy, perfect. And after that, pumunta na kami dito sa Auckland Night Market sa may Silo Park. Ito yung tanghulo na nauso sa South Korea. Pero hindi ako bumili niyan kasi takot ako baka ma-crack ang aking ngipin. Char! Pero ayan yung gumagawa siya ng tanghulo and it looks yummy, in fairness. Tapos ito yung parang mochi bo, ano ba yan? Parang buchi na may something sa loob. Yan, perfect ito guys. Masarap. Promise. Worth it. And then after that, ito kasi ilang beses ko na to nakita sa Instagram na meron silang chocolate na nilalagay. In fairness, look at the super red color ng strawberries. At ito na yun pag merong chocolate. In fairness, masarap. So-so lang for me. And then ito naman, syempre, hindi mamawala ang bubble tea. At ito, parang pancake. At ito yung flaming barbecue nila. Pero hindi na namin yan sinubukan kasi busog na kami doon pa lang sa Thai Street. Pero nakaka-enjoy lang din yan kasi grabe, flaming talaga siya guys. At ayan, after namin mag Auckland Night Market, dito naman kami nagtambay lang. Sinubukan namin ito ni Ivan. Ayan, enjoy siya. Pero kasi medyo takot ako gumamit nitong scooter na to kasi maraming naa-aksidente dito guys. So always make sure you wear your helmet and be careful. So ayan, kasama niya si Seb. Enjoy naman, ikot-ikot lang around Silo Park. Ah! Oh, magliko ako, Seb. Magliko ako, Seb. It feels
Ano pa bangga? Ano pa bangga? Ito pa bangga. Okay, break na, break na, break na. Hindi pa natatapos ang aming bonding with the Salazars. Monday evening bago ang flight nila ay andito kami sa bahay. Nag small dinner, shared dinner lang kami bago sila bumalik ng Australia. O diba, kanya-kanyang luto yan sila, kami pala. Well, si Ivan, Louie and sila Chai ng mga put food. Ayan, konti lang kami guys. As in, kami-kami lang talaga. Ayan, may sarap ang ulam, bangus, may prawns, may tempura, and yung spaghetti ni Louis. And of course, ito, kung pwede ko lang sanang ialagay yung sound, nakakatuwa talaga ito si Seb at saka si Zeke. Ang cute nila, yung tuti dance, parang ganyan. O, diba? Ayan, sobrang cute. At dito ko na tatapusin ang vlog na ito. Salamat sa pagsama at pakikinig sa aking life update at sa pagsama sa aming banding time with the Team Salazar. Until next time everyone, bye-bye!